guys, what's up, welcome back po kay Lemmy Online. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na sana kahit hindi tayo coin review, support pa rin ang ating channel sapagkat ito naman po ang ating pinagsimulan mga tutorial. At ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo, magpapalit kasi ako ng fuel cap sa aking motorsiklo. Makakatulong po ito, lalong-lalo na po sa ating mga kalalakihan dyan. At ganoon na rin sa mga kababaihan, lalong-lalo na kung meron po kayong motorsiklo. At lalong-lalo na din kung meron po kayong Kawasaki LS135 sapagkat ang motor ko po ay Kawasaki, no? Yung Rouser 135. Kaya guys, ha, masanay kayo kapag paminsan-minsan meron tayong ibang content, kinukondisyon ko na po ang inyong mga isip, no? Para alam nyo po at tuluyan nyo pa rin ang suportahan kahit hindi tayo coin review. So ito yung ating mga kailangan. Mag-change oil na din kasi ako. Langis at meron tayong oil filter na binili dyan sa labasan. No? Papakita ko na rin sa inyo yan kung paano magpalit nito. Yung basic, no? Yung mga basic na dapat natin gawin kapag magpapalit tayo ng oil filter. Yan. Tapos, ito yung ating papalitan. Yung fuel cap ko na nagtatagas na siya. Ayan, no? So, delikado yan. So, dapat na talagang palitan. Umorder ako online para mapalitan itong old na fuel cap. So ayan, tinanggal ko na yung upuan para matanggal natin yung tangke. Ayan siya guys. At bago natin angatin yan, so kailangan natin isara itong fuel cap na to para hindi tumagas yung gasolina. Tapos yan, no? Yung linya papuntang carburetor, tinanggal ko na rin bago natin angatin. So ito, tanggal na siya. Ito lang naman yung ating tatanggalin yan. Meron lang siyang dalawang tornillo dyan. Yan, hanap lang kayo ng kasukat na tools para matanggal. No, ayan, ito yung kasukat niya. Madali lang naman to guys. Very basic lang. Ayan, tanggal na siya. Papakita ko sa inyo. Ito yung ating nakuhang bago. No? Medyo mahaba lang siya na konti pero kasukat yung kanyang sa tornillohan niya. Nangingitim na itong luma. Ayan. So, kabit natin. Sukat muna natin. Ayan siya guys. So, tugma. Ayan. Kita nyo naman. Tapos, yung tornilyo doon sa luma, yun na lang din ang kinuha ko para ikabit dito. Wala kasing bago. Pero pwede yan. Nilinisan ko lang. So, pag magkakabit kayo ng mga tornilyo, kung kaya nyo kamayin muna, ayan ang pinaka-basic niyang kamayin muna bago hihigpitan yan. Ganun po yan. Ayan. Mahigpit na siya, no? So, mamaya ikakabit natin ito. Pupunta muna tayo dito sa pagtanggal ng oil filter. Ayan. So, dahan-dahan lang ang pagtanggal sa mga tornilyo. Isa-isay natin yan. Hindi naman masyadong mahigpit yan dahil ako rin ang naghigpit nito noon, eh. Yan. So, lagi nyo tatandaan. Yan. Kapag maluwag na, kamay nyo lang yan. Yan. At kapag tanggal na, alisin nyo na yung nasa loob. Yan. So, naiwan pa yung takip ng oil filter doon. Tatanggalin natin yan. Ito yung bago ko nakuha. Pasukat din siya. Yan. So, meron siyang spring. Yan po ang para sa Badia Kawasaki. Tapos huwag nyo kakalimutan, linisin niya bago nyo isalpak yung oil filter. Linisan nyo yung oil filter housing. Tapos ikakabit natin itong oil filter dito sa cover niya. Ganyan po ang pagkakabit niya. Yung spring ay nakadikit doon. Kita nyo. Yan, ganyan siya. Madali lang naman to guys, di ba? Tapos salpak natin. I-actual nyo muna kasi may marking yan, eh. Guys, so pag sa tingin nyo tama yung pagkakalagay ninyo, yan, tingnan nyo muna kung pantay siya. Yung mga tornilyuhan niya. Tapos kinamay ko lang yan muna bago natin higpitan. Ganyan po. So yung higpitan na diretso ang isa. Isa-isayin nyo muna. So alternate ang paghigpit. Para pantay na pantay. Kapag okay na yun, ito, punta tayo dito sa may drain plug. Kasi mag-change oil na rin tayo, di ba? Dapat may panahod kayo.
ito yung drain plug niya. So naluwagan ko na yan. Pag maluwag na yan, kamay nyo lang din. Alam ko naman na magaling naman kayo magkamay dyan, mga tornilyo, lalo yung mga kalalakihan dyan, diba? Yan. So pag natanggal nyo na yun guys, meron niyang strainer sa loob na plastic itong Kawasaki natin. Tanggalin nyo rin yan para bumaba ng lubusan yung lahat ng langis. Ayan, at habang bumababa yung mga langis yan, buksan nyo rin guys yung cover. Ayan, para pumasok yung hangin at bumaba lahat ng langis. So basic lang guys, no? At kapag okay na, no, ilagay ko na rin yung langis niya, ibalik nyo lang yung strainer. Pero nilinisan ko rin yan bago ibalik, syempre. Ayan yung huwag mong kakalimutan, linisan bago ibalik. At yung drain plug, linisan nyo rin. At syempre, kamayin nyo lang din muna bago ninyo ihigpitan. Yan, madali lang naman yan, makakapan nyo naman yan. Hanggat hindi lost thread yan, papasok at papasok yan. So smooth lang guys. Yan, tapos pwede na yan, higpitan. Ngayon, nailagay ko na langis, takpan, kamayin lang din guys, dahil plastic lang naman ito. Very simple guys. Ayan. So nailagay ko na rin yung tangke. So ito, nakasara pa siya. No. Bago natin yan, ilagay mga upuan, huwag nyo kakalimutan na ibalik yung tornilyo dito sa may tank niya. Tapos ibalik yung cover sa tangke kung meron bago ilagay ang mga upuan. So medyo nahirapan nga ako dito guys, kasi ako yung nagka-camera, ako din yung nagkakabit. Isang kamay ko nasa camera. Pagpasensya nyo na ako medyo malikot, wala akong cameraman. Pero at least nga gagawa natin mag multitasking, no? Kayang-kaya naman yan eh. Importante eh, mayroong kayong guide. Kung kayo po ay magpapalit din ng fuel cack, no? At mag-change oil. So ayan, may tornilyo yan dito. Higpitan nyo rin, huwag nyo kakalimutan. Tulad ng dati guys, kamay nyo lang muna. At ang paghihigpit, huwag din masyadong mahigpit, kasi pwede pong maputol yung nut nyan. Hindi naman kasi kailangan sobrang higpit, lalo yung mga ganyang kalalaking tornilyo. Slight lang. Yan po ang technique dyan. Yan po ang discarte dyan. Tapos, okay na. Balik natin yung upuan sa likod. Pitikin. Yan. So, okay na siya. Ayos. Ngayon, naikabit ko na yung linya, no? Naibaba ko na rin yung pihitan niya. Dumada gasolina sa carburetor. Yan. So, ikakabit ko na lang yung mga side cover nito, yung mga bearings niya. No? So, yan. Okay na lahat-lahat guys. Paanda rin natin para mag-circulate ang langis. Yan. So, kita nyo naman guys. One click, no? Very convincing. So, pwede na ulit ibiyahe itong ating motorsiklo. Condition na ulit siya. So, kailangan natin ng proper maintenance para humaba ang buhay ng ating mga motor. Ayan po ang ating tatandaan. Proper maintenance. Kailangan po natin yan. So guys, kabuhan natin content. Tapos na po tayo. Salamat po. At bukas, abangan niyo po yung ating content. Balik tayo sa coins bukas. So maraming salamat po. Sa mga bago dyan, subscribe na po kayo. At paki-on ang notification bell para palagi kang updated. So until next time, God bless you all po. I'm out.